Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ito ay isang magandang panahon upang sumulong sa isang proyekto sa pagsusulat, Aries. Ang anumang malaki, pangmatagalang proyekto na kinasasangkutan ng komunikasyon, pelikula, o malayo ang paglalakbay ay humihiling sa iyo na kumilos. Huwag maantala, mayroon kang malakas na puwersa na humihimok sa iyo na sumulong. Tumingin sa unahan ng may positibong saloobin sa halip na isipin ang lahat ng mga dahilan kung bakit hindi gagana ang mga proyektong ito sa paraang gusto mo. Ang enerhiya ng planeta ngayon ay maaaring isang mapagpasyang paraan ng iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, kaya huwag gumawa ng anumang mga paghatol sa oras na ito, sa halip maghintay ng ilang sandali hanggang sa makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga para sa tagumpay. Upang maiwasan ang kapilyuhan ng iyong mga kaaway, huwag ibahagi ang iyong mga intensyon. Asahan na nasa isa sa iyong pinaka-sociable at tunay na kasiya siyang mood. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. May magsurpresa sa iyo ng balita ng isang masayang kaganapan na may kaugnayan sa iyong personal na buhay. Gumawa ng isang detalyadong pagtatasa ng iyong mga aksyon at pag-uugali. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagiyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Ang propesyonal na tagumpay ay malapit na. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Maghanda para sa isang panahon na puno ng hindi kasiyahang emosyon. Ang iyong mga paraan ay matagumpay kung hindi ka nabibigatan sa malalaking pangako na hindi mo matutupad. Huwag ipagmalaki ang iyong mga kinikita. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin muna ang iyong mga gawain. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tugatog. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaaring kung ano ang kailangan mo. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Ang mga positibong kaganapan ay malapit nang mangyari. Ang mga nag-iisa ay makakahanap ng magagandang pagkakataon para sa isang nakamamatay na pagtatagpo upang magsimula ng isang nobela ng pag-ibig, ngunit ito ay hindi kinakailangan sa isang bagong tao sa iyong buhay. Ang stress ay dahil sa pagnanais mong makumpleto ang lahat ng iyong mga gawain sa oras. Makisali sa mga gawaing may kaugnayan sa iyong pamilya. Maging mahinahon sa iyong sarili at maging mapagpasensya. Ang mga pagbabago ay kapaki-pakinabang kung ang mga ito ay hindi nakakagulat at ikaw ay handa para sa kanila. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Binibigyan ka ng mga bituin ng kumpiyansa na gumawa ng mas malalaking plano sa hinaharap. Laging magandang tantsahin ang iyong mga aksyon at ng mga tao sa paligid mo. Sa lalong madaling panahon ay magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo matugunan ang buhay. Lucky number,
14 and 8 lucky color, light green. Taurus, gawin ang mga kinakailangang pagbili bago magtrabaho at pagkatapos ay kunin ang iyong mga takdang aralin sa trabaho. Nahihirapan kang kontrolin ang iyong emosyon. Ang seryosong pananagutan sa iyong mga obligasyon ay isang garantiya para sa tagumpay. Ang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na mahirap maging matyaga sa mga bagay na bumabagabag sa iyo. Posible ang mga positibong pagbabago kung i-anatomize mo ang iyong mga aksyon at maingat sa iyong mga salita. Salamat sa kasalukuyang pagsasaayos ng astral, malamang na tumaas ang tendensya na napakadalang na tumahak sa tuwirang landas patungo sa anumang bagay, na mas pinipiling lumiko pabalik-balik sa zigzag na paraan patungo sa iyong mga layunin at plano. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Ang pagkasira ng iyong material na kondisyon ay isang seryosong posibilidad sa ngayon. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang outing sa isa sa iyong mga paboritong beauty spot. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Ikaw ay nalulugod sa mga resultang nakamit sa isang personal na antas, na nagdudulot din ng katiyakan sa iyong hinaharap bilang mga profesional. Huwag maging pabigla-bigla dahil lamang sa iyong pakikiramay sa mga problema ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang makapangyarihang damdamin ay dumadaloy sa kalangitan ng iyong emosyonal na buhay, dahil sa celestial energies na naglalaro ngayon. Kung sobra-sobra mo ang iyong pagnanais na makamit ang kaayusan o ang iyong pedanticism, gagawin mo lamang komplikado ang mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Simulan ang pagsusuri sa iyong mga motibo sa pagpapatibay ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali upang magkaroon ng bagong pananaw. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang mag-ayos ng biyahe. Sa puntong ito, mahalagang iwasan mo ang paggawa ng mahahalagang desisyon para sa mga pangmatagalang pagbabago. Huwag asahan ang isang mabilis na paglutas ng mga problema na may kaugnayan sa iyong mga personal na plano na madaling dumating. Mag-ingat sa mga scam na naglalayong ipaghiganti ka sa pamamagitan ng pagkukaw ng pagkawala ng pera. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mga taong mas may kaalaman kaysa sa iyo. Ang kasalukuyang mga impluwensya ng planeta ay maaaring magdulot ng mga pagdududa sa pag-ibig, posible na makita na ang taong nasa tabi mo ay may mga lihim. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Emosyonal ka pero at the same time stable. Ang iyong pagnanais na tanungin ang mga opinyon ng iyong mga mahal sa buhay ay nasaktan ka sa sandaling ito. Ikaw ay puno ng mga pag-asa at mga plano, karamihan sa mga ito ay makakamit at isang sapat na dahilan upang hindi makaramdam ng hindi komportable. Nakapikit ka sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Anumang mga pagbabago ngayon ay magbabago lamang ng mga bagay para sa mas mahusay, at mapabuti ang iyong buhay sa pangkalahatan. Tawagan ang iyong mga kapitbahay upang bantayan ang iyong tahanan kung plano mong maglakbay ng mas matagal. Magpakita ng pagdidiit, lucky number, 11 and 3 lucky color, light brown. Gemini, sa kasamaang palad, maaari mong pakiramdam na may malaking hadlang sa iyong daan. Marahil ang balakid na ito ay ang iyong mental na saloobin at kawalan ng kakayahan na gumawa ng mga desisyon na may kumpiyansa. Maaari kang magkalat sa mga oras na hindi ka epektibong sumulong sa anumang bagay. Huwag magpatalo sa sarili mo. Darating ang mga sagot kapag kailangan mo sila. Ang mga pagbabago sa iyong lugar ng trabaho ay kapaki-pakinabang. Ang iyong sensitivity ay lumalaki. Ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring maglagay ng iyong pasensya sa pagsubok. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Natutokso kang magsimula sa mga pagbabago dahil lang sa hindi sinasadyang naging sentro ka ng mahahalagang kaganapan. Maghanda para sa isang pagtatangka para sa mga pandaraya sa pananalapi,
na maaaring nakamamatay sa iyong katatagan kung papayagan mo sila. Maaaring baguhin ng mga hindi inaasahang twist ang iyong mga plano, na hindi mo dapat pagsisihan. Magpasya kung sigurado ka sa katumpakan ng iyong mga aksyon. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Kung mainit ang iyong ulo, huwag makipagtalo o mag-quibble, sa halip ay magsanay ng kapayapaan ng isip, kung hindi man ay nanganganib kang lumikha ng mga seryosong problema. Maging maingat at huwag magmadali. Patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon at pagtugmain ang iyong mga relasyon sa iba. Garantisado ang iyong mga tagumpay, salamat sa mga taong sumusuporta sa iyo. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Kung mayroon kang anumang malalaking plano para sa isang sosyal na pamamasyal o paglalakbay, maaaring kailanganin mong bawasan ang mga ito ng malaki. Asahan ang magandang kita. Huwag masyadong suriin ang bawat maliit na detalye na tumatawid sa iyong landas. Walang oras tulad ng kasalukuyan para sa paggawa ng mga pagbabago, at sa totoo lang, pagbabago ang tanging bagay na maaari nating tiyakin. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Malamang na ang isang dating kasintahan ay magpapaalala sa iyo ng kanilang sarili at mga damdaming nawala na upang magsimulang mag-alab sa bagong lakas. Maaari mong masira ang iyong awtoridad dahil sa iyong pagmamadali. Sa buong panahong ito ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Maaari kang manalo sa inggit ng iba. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Sa kasalukuyang celestial na enerhiya na naglalaro, ang isang malaking hakbang ay maaaring magdulot sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin o plano. Itigil ang pagtingin sa paraan ng mga bagay, at suriin kung gaano karami ang mayroon ka sa kasalukuyan, pagkatapos ay isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong hinaharap. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng oras. Lucky number, 17 and 20. Lucky color, off-white. Cancer, walang may gusto sa pagtanggi, Cancer. Maaari kang mag-atubiling kumuha ng mga panganib sa hindi alam. Tandaan na sa pamamagitan ng paglalaro nito ng ligtas, inaalis mo ang iyong sarili sa mismong pakikipagsapalaran na maaaring magpabago sa iyong buhay. Mayroong isang masigla, malawak na pakiramdam sa hangin na naghihikayat sa iyo na gawin ang paglukso ng pananampalataya. Ang enerhiya na ito ay maaaring pakiramdam na banyaga sa iyo, ngunit oras na upang yakapin ito. Makakatanggap ka ng mga bagong panukala sa negosyo. Pag-isipang mabuti na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Kung mayroon kang sariling produksyon, ang tagumpay ay kasama mo. Ngayon ay kailangan mong iwasan ang mga emosyonal na reaksyon upang maiwasan ang pinsala sa iyong sarili. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Lahat ng nasimulan mo ay nagdudulot sa iyo ng mga benepisyo at kita, pati na rin ang pagkilala. Pinapayuhan ka ng mga panel na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Ipatupad ang mga kapakipakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Maging matapang ka. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng dagdag na pagpapalakas ng kumpiyansa, na naglalagay sa iyo ng lubos na mood at nakakaakit ng mga tao sa iyo kung kanino ka masaya na makipag-ugnayan at tunay na komportable. Maghanap ng isang paraan upang isama ang iyong artistikong kalikasan sa iyong trabaho at ikaw ay magiging matagumpay. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Maaaring may mga hindi pagkakasundo sa iyong pamilya na maaari mong iwasan upang maiwasan ang depresyon na dulot ng ilan sa mga palitan ng nakakasakit na salita. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagiyat na pagpupulong. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat.
Kung mababago mo ng bahagya ang iyong pananaw, maaari kang makakita ng ibang larawan na lumalabas at isa na mas nakalulugod sa iyo. Maaaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Makakakuha ka ng nakakagulat na alok, ngunit kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Para sa mga may kapareha sa tabi nila maraming dapat pag-usapan, maaalala mo kung ano iyon o, kung may mga pag-aaway, gagawa ka ng paraan para sa pagkakasundo. Ang enerhiya ng cycle na ito ay maaaring lumikha ng uri ng mood kung saan na-hypnotize ka. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Manatiling kalmado at huwag agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiinggit. Maglakbay kung sigurado kang kukunuin ka nito ng magagandang alaala. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng plunge na may paggalang sa isang tiyak na aksyon. Ang enerhiya ng planeta ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang layunin. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Lucky number, 5 and 2. Lucky color, light red. Leo, maging flexible sa iyong komunikasyon, Leo, at magbubukas sa iyo ang mga pinto na hindi mo alam na naroon. Mayroong napakalaking dami ng pisikal na enerhiya. Huwag mong sayangin. Sa pamamagitan ng pagiging mahigpit sa iyong mga paraan at pagpipilit sa paggawa ng mga bagay ayon lamang sa iyong filosofiya, inaalis mo ang iyong sarili sa mga kusang pakikipagsapalaran na nagbibigay buhay sa pampalasa at iba't ibang gusto mo. Makakatanggap ka ng mga bagong panukala sa negosyo. Pag-isipang mabuti na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Kung mayroon kang sariling produksyon, ang tagumpay ay kasama mo. Ngayon ay kailangan mong iwasan ang mga emosyonal na reaksyon upang maiwasan ang pinsala sa iyong sarili. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Lahat ng nasimulan mo ay nagdudulot sa iyo ng mga benepisyo at kita, pati na rin ang pagkilala. Pinapayuhan ka na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Ipatupad ang mga kapakipakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Maging matapang ka. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng dagdag na pagpapalakas ng kumpiyansa, na naglalagay sa iyo ng lubos na mood at nakakaakit ng mga tao sa iyo kung kanino ka masaya na makipag-ugnayan at tunay na komportable. Maghanap ng isang paraan upang isama ang iyong artistikong kalikasan sa iyong trabaho at ikaw ay magiging matagumpay. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Maaaring may mga hindi pagkakasundo sa iyong pamilya na maaari mong iwasan upang maiwasan ang depresyon na dulot ng ilan sa mga palitan ng nakakasakit na salita. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagiyat na pagpupulong. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat. Kung mababago mo ng bahagya ang iyong pananaw, maaari kang makakita ng ibang larawan na lumalabas at isa na mas nakalulugod sa iyo. Maaaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Makakakuha ka ng nakakagulat na alok, ngunit kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Para sa mga may kapareha sa tabi nila maraming dapat pag-usapan, maaalala mo kung ano iyon o, kung may mga pag-aaway, gagawa ka ng paraan para sa pagkakasundo. Ang enerhiya ng cycle na ito ay maaaring lumikha ng uri ng mood kung saan na-hypnotize ka. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Manatiling kalmado at huwag agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiinggit. Maglakbay kung sigurado kang pupunuin ka nito ng magagandang alaala.
Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng plunge na may paggalang sa isang tiyak na aksyon. Ang enerhiya ng planeta ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang layunin. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Lucky number, 11 and 8. Lucky color, green. Virgo, maaaring nasa isang mahirap na posisyon ka, Virgo. Gusto mong sumabog sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Marahil ay nararamdaman mong nakadina ka sa iyong kasalukuyang gawain. Maaaring pakiramdam mo ay talagang umuunlad ka sa mundo, ngunit naghahangad ka ng isang napakalaking resulta tulad ng pagbubukas ng pinto na nagbibigay daan sa iyong tumalon sa kahangahangang landas. Palaging bukas ang pintong ito. Nanganganib kang makakuha ng mga komento mula sa pamunuan dahil sa isang intriga na nilikha ng iyong kasamahan na naiingit sa iyo. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng hindi pagkakasundo sa loob mo. Ang gawaing iyong ginagawa ay hindi magiging matagumpay. Mabilis kang nawawala ng pasensya sa yugtong ito. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay. Siguraduhin na ang iyong mga mood ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Mas mahusay na maunawaan ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin. Hinihikayat ka ng planetary alignment na makaramdam ng passion sa halos lahat ng bagay. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Huwag labis na timbangin ang iyong mga lakas upang mapanatili mo ang kasaganaan sa iyong panig. Kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasan ng isang sitwasyon. Ang tagumpay sa pananalapi ay malapit na. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Maaaring may isang tao na subukan at hikayatin kang sumama sa ilang napakakaakit-akit na mga plano. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ang iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Huwag ibahagi ang mga conclusion na ginawa mo sa hindi naaangkop na mga tao. Mayroong bawat pagkakataon na ang isang taong makaharap mo ay magpapatunay na kaakit-akit, at magpapaalala pa sa iyo ng isang napaka-espesyal na tao na dati mong nakilala at mahal na mahal, kaya kung magpasya kang gawin ito ng higit pa, tiyak na hindi mo ito pagsisisihan, at hindi rin, sila ba. Maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagpayag na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, kahit na wala silang karapatang insultuhan ka. Huwag hayaang sirain ng emosyon ang iyong mga nagawa sa ngayon. Subukang suriin ang mga kaganapan ng may layunin at walang pagkiling. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Huwag hayaang makagambala ang damdamin sa iyong dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Mas mainam na huminto sa mga hindi isinasaalang-alang na paglalakbay dahil maaaring makaligtaan mo ang mahalagang pagpupulong na may potensyal para sa tagumpay sa hinaharap. Sinusuportahan ka ng mga planeta sa lahat ng iyong pagsisikap. Lucky number, 12 and 9. Lucky color, light yellow. Libra, nakakakuha ka ng suporta at kumpiyansa mula sa isang aspeto ng iyong buhay at pisikal na enerhiya mula sa isa pa. Kahit na ang dalawang lugar ay maaaring nasa isang punto ng hindi pagkakasundo,
Libra, mayroon kang kakayahang kunin ang mga positibong aspeto mula sa bawat isa at pagsamahin ang mga ito upang lumikha ng bago o malutas ang isang problema. Isama ang iyong mga mapagkukunan at lumipat sa mataas na gear. Ang langit ay ang limitasyon. Maaari kang magkaroon ng isang mabigat na oras, dahil sa mga kahirapan sa lugar ng trabaho at maaari kang mahulog sa depresyon, na kung saan ay mahihirapan kang makabangon. Maaari mong malaman na ang iyong proyekto ay bumagal dahil sa hindi inaasahang mga side factor. Kontrolin ang iyong emosyon. Palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Ang mga paglalakbay ay magiging kasiya siya kung ikaw ay may tamang saloobin. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Mag-ingat na huwag masaktan ang isang tao at huwag ipilit ang iyong opinyon. Mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ang mga vibrations ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mood ng pagkakaisa sa iyo. Iwasan ang mga bagong kakilala. Ang iyong mga tagumpay ay ligtas kung hindi ka magkakamali dahil sa iyong kawalan ng pansin. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Tinutulungan ka ng mga kamakailang pagbabago na mapagtanto na ang iyong mga pag-asa ay hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Kung kailangan mong mamili, magdala lamang ng pinakamababang halaga ng pera. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugbo sa halip na pasasalamat. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Ang planetary lineup ay nagdudulot ng emosyonal na kahirapan sa isang ulo sa loob ng isang malapit na personal na relasyon ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay kailangang tapusin, nangangahulugan ito na kailangan mong umupo ng magkasama at mag-usap. Ang impluensya ng astral ay maaaring humimok sa iyo na ipahayag ang iyong nararamdaman tungkol sa isang taong mahal mo. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kapistahan at kasiyahan. Timbangang mabuti ang mga darating na kaganapan. Maaari mong pakiramdam na parang ikaw ay nagbabalanse sa gilid ng bangin ngunit maaari kang gumawa ng mabilis na pagkilos upang gumawa ng pagbabago at magagawa mo ito sa paraang kung ano ang mangyayari ay talagang mapabuti ang iyong buhay para sa mas mahusay. Hindi ka nais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan maging maingat, huwag magpakita ng pagiging makasarili, lucky number, 2 and 6 lucky color, peach. Scorpio, sumabay sa agos ng sitwasyon sa halip na subukang manipulahin ito. Mayroong isang napakalaking puwersa sa trabaho. Marahil ang kailangan lang nito ay kaunting direksyon upang maiayon ito sa iyong mga layunin. Ipahayag ang iyong mga intensyon ng hayagan sa halip na magtrabaho sa likod ng mga eksena. Makakatanggap ka ng suporta mula sa iba kapag ginawa mo ito. Huwag magpakita ng ambisyon at huwag gumawa ng anumang mga pagbabago sa iyong profesional na buhay. Ang iyong isip ay higit na nakasentro at nakatutok ngayon, na tumutulong sa iyo na may hatid ang iyong enerhiya sa isang bagay at ito ang iyong sikreto sa tagumpay. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari. Ikaw ay kadalasang napaka-recent tungkol sa iyong mga damdamin, mas pinipiling magtago sa likod ng isang pakitang tao ng pangungutya o iba pang harapan, ngunit ito ay malapit ng magbago. May mga makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa iyong buhay sa napaka-banayad na antas. Ang celestial configuration ay malugod na nag-aanyaya sa iyo na maupo at suriin ang iyong buhay mula sa maraming iba't ibang pananaw na maaari mong pamahalaan. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Huwag gumawa ng mga plano sa paglalakbay. Protektahan ang iyong mga interes.
maging matiyaga at pangunawa sa matinding pagbabago ng mood ng mga tao, kabilang ang sarili mo. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Huwag maging emosyonal sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Makatitiyak ka na hindi mo haharapin ang lahat at ilihis ang tagumpay mula sa iyong landas. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Marahil ay oras na para sa isang paglalakbay sa camping o pangingisda sa isang lugar na espesyal at maganda. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Asahan mong makuha ang perang hindi mo na inaasam na babalik. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagkukulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay nagdudulot ng pagsasakatuparan ng kung ano ang kailangan mong gawin upang ang iyong kamakailan at pinaka-personal na relasyon ay gumana ng mas maayos para sa inyong dalawa at kahit na maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay ng mabilis upang mapahusay ito kaagad, mas mainam na ipakilala ang mga pagbabago ng paunti-unti. Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong pamilya. Ang astral alignment ay naglalagay sa iyo sa isang napaka-optimistiko at bahagyang surreal na mood. Maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makahuli ng kasing bilis ng iyong ginagawa. Suriin at kalkulahin ang iyong mga proyekto ng malalim pagkatapos ay magpatuloy sa pagkilos. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Ang isang paglalakbay na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiyasang pag-uusap na obligado kang gawin. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Lucky number, 2 and 5. Lucky color, light pink. Sagittarius, maaari kang mapunta sa ilang mga argumento, Sagittarius. Malawak at mapagbigay ang iyong kalikasan, ngunit kung sinasamantala ng iba ang mabuting kalikasang ito, mabilis na mauuwi sa galit ang iyong kalooban. Ang salungatan ay kadalasang natural na bahagi ng isang relasyon. Gamitin ito bilang isang karanasan sa pag-aaral sa halip na lampasan ito ng proporsyon at gawing mas malaking isyo kaysa sa nararapat. Sumang-ayon na tanggapin ang naaangkop at, sa iyong opinyon, manalo ng karagdagang mga takdang aralin sa trabaho. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Ang hindi natitinag na swerte ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Maging responsable, lalo na ngayon. Sa lalong madaling panahon ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Tanggihan ang iyong pagnanais na tumayo sa harap ng mga taong walang pakialam. Kung ang iyong mga plano ay nangangako at maaari mong kumbansihin ang mga tao sa paligid, makakakuha ka ng suporta at tulong. Inaasahan mo ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala,
ipagsapalaran mong hayaan silang mapalapit sa iyong sarili. Malaking pera ang kasama ng isang kawili-wiling alok. Hindi ipinapayong maglakbay ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagiyat na gawain at ikaw ay ginulo. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nitong kapag ito ay kinakailangan subukang panatilihin ang paninibugho sa katamtamang limitasyon at, sa pangkalahatan, mag-ingat kung paano mo ipahayag ang iyong nararamdaman. Ikaw ay determinado, sumikat sa iyong mga kakayahan. Ang mga hindi inaasahang aksyon ay ang sanhi ng komplikasyon sa iyong mga relasyon sa mga malalapit. Maging matiyaga at praktikal sa iyong komunikasyon. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpo-protekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Mas mahusay na maunawaan ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin. Lucky number, 17 and 22. Lucky color, light green. Capricorn, maaaring nalilito ka tungkol sa paghingi ng tulong, Capricorn. Ang iyong karaniwang mga mapagkukunan ay maaaring abala sa mga isyo at salungatan na walang kinalaman sa iyo. Pagkatapos ay maaari kang mag-alok na tumulong sa iba. Sa paggawa nito, inuna mo ang mga pangangailangan ng ibang tao kaysa sa iyo. Bagamat ito ay maaaring maging maganda sa iyong pakiramdam sa ilang antas, isa rin itong paraan upang maiwasan ang mga problemang kailangan mong harapin. Kung ikaw ay nasa isang senior na posisyon, sayangin ang ilan sa iyong mahalagang oras at bisitahin ang iyong mga empleyado na may mga problema sa kalusugan at wala sa trabaho. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging matiyaga at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. May nag-trigger ng lahat ng uri ng emosyon at damdamin. Ang kasalukuyang sandali ng iyong buhay ay kaaya-aya at mabunga para sa iyo na may pagsusulit. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Kung aprobahan ng isang malapit na tao ang iyong mga plano o hindi, hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Maging mas konserbatibo sa iyong pera. Maging maingat kapag nangangako. Kung ikaw ay nasa isang senior na posisyon, sayangin ang ilan sa iyong mahalagang oras at bisitahin ang iyong mga empleyado na may mga problema sa kalusugan at wala sa trabaho. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging matiyaga at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. May nag-trigger ng lahat ng uri ng emosyon at damdamin. Ang kasalukuyang sandali ng iyong buhay ay kaaya-aya at mabunga para sa iyo na may pagsusulit. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Kung aprobahan ng isang malapit na tao ang iyong mga plano o hindi, hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Maging mas konserbatibo sa iyong pera. Maging maingat kapag nangangako. Maging hinala sa iyong paligid. Dahil sa panahong ito, ang mga kaaya-ayang sandali ay maaaring matakpan ng ilang hindi malinaw na sitwasyon, pag-aaway, intriga o iba pang mga pukana na kumakalat sa iyong likuran. Ito ay hindi kailangang maging lahat ng go-go-go, hinahayaan kang magdahan-dahan at magpasensya. Ang mga hindi inaasahang bagong kontak ay darating sa iyo at maaaring hindi mo maiiwasan ang mga ito, ngunit kung magpasya kang pangalagaan ang mga ito, makakakuha ka ng pangkalahatang paghanga. Nasa tahanan ka na ng mundo ng mga emosyon at damdamin na ipinapakita ng siklo na ito. Suriin ng malalim kung ano, hindi lamang ang iyong nakaraan, kundi pati na rin ang mga kaganapan sa hinaharap para sa iyo. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo.
Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng pagnanasa na gumawa ng mga pagbabago sa iyong saloobin sa isang partikular na tao. Ang paglalakbay ngayon ay hindi kanais-nais. Maging responsable, lalo na ngayon, lucky number, 1 and 5 lucky color, light blue. Aquarius, nasa kalagitnaan ka ng isang napakahusay na taunang paglipat. Mayroon kang malaking pisikal na enerhiya, Aquarius. Mayroon kang isip na nakatuon sa aksyon na handang harapin ang anumang bagay. Ang susi para masulit ang mapalad na panahong ito ay komunikasyon. Sa ngayon, mayroon kang mga kakayahan sa multitasking na magagamit mo ng mabuti sa sandaling kumonekta ka sa iba at maunawaan ng eksakto kung ano ang kailangang gawin. Ang pagtaas ng atensyon kapag ginagawa ang iyong mga takdang aralin sa trabaho ay makakatulong sa iyong maiwasan ang mga pagkakamali at iligtas ang iyong sarili mula sa stress at pagkapagod. Protektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo na dulot ng iyong emosyonalidad. Sa lalong madaling panahon ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Lagdaan ang mga nakahandang dokumentong pinansyal. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Ayusin ang isang aktibong holiday, isang paglalakbay, na may kaugnayan sa sports, hiking sa mga bundok o kultural na libangan. Ang mga impluwensyang celestial ay lumikha ng potensyal para sa isang kapansin-pansing pagbabago ng mga kaganapan, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang talagang gumawa ng ilang makapangyarihang mga pagbabago. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Makinig sa mga mungkahi ng iyong mga pinakamalapit at sumang-ayon sa kanila dahil ito ay pabor sa iyo. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahaneng frame ng isip. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Ang pakikipag-usap sa mga kasosyo ay makakatulong sa iyo na patatagin ang iyong sitwasyon sa pananalapi at ailatag ang mga pundasyon para sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Ang kapakipakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Magsaya ka. Huwag menes kung nakikita mong mas mabagal ang pinaplano kaysa sa inaasahan. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa hindi masyadong malayong nakaraan, at kung kailangan mo humingi ng paumanhin. Hanapin ang pinakamaikling paraan upang mapabuti ang katayuan ng iyong material. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon. Sinasabi ng mga bituin na sa lalong madaling panahon ay hindi mo na may tatago ang iyong nararamdaman at payuhan kang makipag-usap sa taong responsable sa kung ano ang nangyayari sa loob mo ngunit may dahilan, kung posible. Ang mga damdamin ay matindi, at ang isang sitwasyon ay maaaring mag-ihip ng langit. Makakakuha ka ng paghanga kung hindi ka nagmamadali, kaya manatiling kalmado at matyaga. Huwag gumawa ng mga bagong maling hakbang dahil sa iyong pagkagambala, at dahil din sa iyong damdamin at pagkaapurahan, na dulot ng iyong nararapat na pagpuna. Magiging mabuti para sa iyo ang paglalakbay ngayon. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mong baguhin at baguhin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Isaalang-alang ang iyong mga salita, lucky number, 3 and 8 lucky color, light pink. Pisces, subukang huwag masyadong mahuli sa anumang mga potensyal na salungatan sa paligid mo, Pisces. Ang iyong trabaho ay nakasalalay sa pagpapatahimik ng mga bagay at pagdadala ng isang mas praktikal na pananaw sa sitwasyon. Kung nalilito ka sa yugto ng pagkilos ng mga pagsusumikap nang hindi mo na iniisip kung ano ang iyong ginagawa, maaari mong mas magulo ang mga bagay-bagay.
makilahok sa iyong trabaho para magawa mo ng maayos ang lahat ng bagay na itinakda mo sa iyong sarili. Itulak ang iyong plano dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Ang enerhiya ng mga bituin ay maaaring magdulot sa iyo na kumilos ng hindi makatwiran kapag talagang, kailangan mong huminahon at maging matyaga. Ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na madaliin ng sinuman sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Huwag maging walang muwang at sakim at subukang huwag gastusin ang iyong pera sa pagsusugal, dahil ang swerte ay wala sa iyo at hindi magpaparami ng iyong pananalapi. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong abot-tanaw ay mabubunyag, kung saan makakatanggap ka ng mataas na papuri at paggalang. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad, na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Huwag masyadong makialam sa mga kritiko ng mga tao sa paligid mo, lalo na kung ito ay kapakipakinabang sa iyo, at kahit na hindi ka komportable tanggapin ito ng may pasasalamat. Kumilos ka lang, ikaw ay nasa landas patungo sa tagumpay. Huwag magsagawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. Minsan ang iyong walang kabuluhang paggastos ay maaaring medyo hindi makontrol. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Ipamahagi ng maayos ang iyong lakas upang maiwasan ang labis na karga. Ang iyong tanda ay magiging matagumpay sa pag-ibig sa panahong ito dahil madarama mo ang interes mula sa mga kaakit-akit na tao nang hindi kabaro o magkakaroon ng higit pang mga kasiyahan sa pag-ibig at masayang mga kaganapan sa relasyon sa iyong minamahal. Huwag protektahan ang isang tao nang hindi hinihiling na gawin ito. Malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon sa mga hindi kasama nito. Ito ay isang oras na ang mga damdamin ay tumatakbo ng napakataas at maaari kang mabigil sa kung gaano kalalim ang iyong mga emosyon. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi masama, ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tagulan, ay nakakatulong. Maaaring mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaaring mong simulan ang paghiwalayin ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Lucky number, 5 and 18. Lucky color, light brown. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.